Lumabas pala kami guys para lang mag-lunch at ito na nga, nakaupo na rin naman kami agad. At ito yung drinks ko, meron siyang prutas sa ibaba, hindi ko alam kung ano yun. And then ito naman yung sa kapatid ng asawa ko. So hindi ko to tinikman yung sa kanila kasi hindi ko din alam yung lasa. Ito yung mga sauce, tapos ito yung corn nila. Nagbibigay din sila guys ng corn. May coated siya na medyo maanghang. Tapos ito naman is yung mga display. Akalain nyo guys, yung burger nila is a veg burger. So ito kanina is may mga prutas dito. So may kumuha na ng mga bata. Tapos ito yung mga design nila sa mga ano, watermelon. So dito naman guys, na side is yung mga rabbit daw, shark. At hindi ko pa alam kung anong meron dito. Yan yung sabi ng asawa ko. Pero one time guys, nagtikim ako dyan sa rabbit, hindi maganda yung lasa. Ito pala yung sinasabi nilang panipuri. Tapos dito naman na side guys is same pa rin naman, mga exotic na mga pagkain. Ayan. So sabi ng kapatid ng asawa ko is gusto niyang itry yung panipuri. So sabi ko, antayin lang namin. So ayan na nga, nakakuha na kami. Instead na magtitikim lang siya sana ng isa lang, itry lang na niya sana ng isa lang. Kaso sabi ng waiter is hindi daw pwede. So 3 pieces lang naman ito guys, so okay lang. So tingnan natin kung magugustuhan niya. Ito nga guys is dito naman kami pumunta sa mga dessert. Itong dessert nila guys is paubos na. Hindi ko alam, ang bilis ng oras. Ito is ice cream. Parang pwede mo siyang haluan ng mga nuts, ng mga toppings na kung anong gusto mong toppings na ilalagay. Parang Oreo yata yung nilagay ni kuya. Ayan. So hinahalo-halo nila yan siya guys. Tingnan daw natin kung anong flavor ba nito kasi parang hinahalo-halo lang. Mamimili ka lang ng toppings niya dyan guys kung ano gusto mong toppings ilalagay sa iyong ice cream. Agoy, minikos-mikos na ni kuya. Ayan na siya. Ano kaya lasa niyan? Ice cream pa din yung lasa. Pero tingnan natin. Pero hindi yan sa amin guys ha. Hindi yan sa amin order. May nag-order na yan nung una. Ito is parang unlimited food siya guys, yung parang buffet style yung restaurant na ito. Okay, maladnaw na siya guys, hindi na siya ice cream nito kung ganun. Diba? Ayan, hinalo-halo pa ni kuya. Parang may kamukha si kuya. Yung kamukha ng friend ng asawa ko. Pati ba naman yung chef nila guys na pagdiskitahan ko. So, ayun na siya, guys. Akala ko is papalamigin niya pa para patigasin ba. Hindi pala. Ganun na pala siya, guys. Ganun pala talaga yung ano niya, yung magbigay ng ice cream. Medyo tunaw na siya. Yung hindi na siya masyado matigas. Medyo malambot na siya, guys. Ayan siya. Ayan. Pero hindi yan sa amin order. Hindi kami umorder dyan. Ito naman yung mga cakes nila guys. Medyo messy lang. Pero ang totoo messy talaga siya guys. Madumi siya. Pero hindi ko bet yung mga cakes nila dyan guys. Kasi parang ano, parang iwan ko. Ibang klase talaga cake nila dito guys. Parang binasa. Parang may syrup siya. Hindi siya solid na tinapay or cake. Tapos ito naman yung kanilang mga display dito. Ubos na nga yung iba guys. Oh. Sabi ko itatry ko itong noodles nila. So ito. Puro mga Indian ito guys. Noodles lang talaga yung nagustuhan ko dito. Pero try natin kung magugustuhan ko yung noodles. Ito namang unique na ice pop na to. Watermelon ito guys. Tinry namin. So yung unang noodles pala guys, hindi ko nagustuhan kasi maanghang siya. So ito pangalawa na ito, nag-customize na talaga sila. Tapos meron pa silang paganito guys, may passing along pa sila. Tapos medyo hindi na yata yung pinalitan, walang budget yata yung owner ng restaurant na to guys, pang happy birthday. So magka-cutting cake lang kami dito. Thank you.
Ayun nga guys, natapos na kami at pauwi na kami. Nag-metro station na lang kami. Kasi yung kinainan pala naming restaurant guys is katapat nun is metro station lang talaga. So dito na lang kami sumakay. So nakarating na rin nga yung metro. So sasakay na kami dito. Parang umulan pa nga dito guys. Sobrang lakas ng ulan. Ayan siya guys. Oh, sobrang lakas ng ulan. On the way na kami. Buti na lang is may dala kaming payong. May dala akong payong. Pero dalawa lang yung payong na dala ko. Pero titignan namin mamaya kapag bumaba kami guys sa station ng metro na to. Kung paano kami ulit makakauwi. Kasi sobrang ulan pa rin. Ito pa rin guys. Nakababa na kami in short. Parang kailangan na nata namin mag-book ng sasakyan para makauwi. Kasi hindi kaya yung auto guys. Is parang tricycle type. Kasi medyo malakas yung ulan. So nag-ano na lang kami. Nag-book na lang kami ng cab. O diba? Tapos naka-heels-heels pa si Iyay. Muntik pa ako kanina na tapilok guys. So itong metro station guys. Medyo malapit lang din naman sa may bahay. Pero hindi siya walkable ah. Kailangan talaga sasakay ka pa.